Hey guys, Jitmoto here. So, nandito na naman tayo sa isang video. So, for this video, mag-upgrade tayo ng parts ni Buten version 3. So, meron tayong top box bracket. Meron din tayong handlebar riser. Ayan. Meron tayong Bosch Europa na horn. So, ayan. Itong Bosch Europa horn, so mag-install tayo ito kasi medyo tahimik yung busina ng stock ng ADV. Mahirap na pag malayo ang biyahe, lalo halimbawa sa ano sa C5, ganyan. So puro truck lang kasabay natin doon. So may feeling ko mahirap marinig yung stock na busina ni ADV. So may kasama na siyang relay, so Shopee finds to. Sa riser naman, kaya tayo mag-i-install nito is yung handlebar ni ADV is masyadong mababa, parang ano siya, medyo aggressive, tapos parang nakakangalay kasi nakaganon ka. So, ang mangyayari niya, medyo naka, ano na siya, relax, nakaganyan, nakataas. Tataas siya ng konti. So, ito naman sa top box bracket. So, kasi nga maglalagay tayo ng box, ng top box sa likuran. So, yung top box natin parating na din. So, from Shopee din siya. Mamaya parating na rin niya siya. Makikita niya rin. So, yun. Kaya tayo maglalagay niyan kasi, yun nga, medyo malayo lagi yung biyahe natin. So, kailangan natin ng lalagyan. Ang uunahin natin ipa-install is itong Bosch Europa na horn. So, ipapakabit natin ito sa mekaniko. So, kasi nga, wala tayong masyadong alam sa wiring. So, kaya, magsisik tayo ng help sa mga expert. And then mamaya sasabay na rin natin, baka kaya pa ng oras, ipapa motor wash na rin natin siya. Ayan. Napakadumi kasi. Tingnan niyo naman. So, ayun lang. So, samahan niyo ako. Mamaya mag-video din tayo. Go! Guys, nandito tayo ngayon kay paring Roland Motorworks. Nag-install siya ngayon ng Bosch Europa horn. Ayan. Hindi na hihirapan lang tayong magkabit ng Bosch Europa kasi tinanggal pa natin itong ano niya, hover. Ayan. Hindi siya kasi eh. Dito siya ikakabit. Sa side na to. And then sa side na to dito. Located nga pala itong Roland Motorworks sa Barangay Baba, Antara sa Laguna. So, ito yung kanyang mga certification. Yeah. So, FIN carb ginagawa talaga dito. Ano yan, Max Day? Ayun, ganun pala yun. Ayos. Mahirap i-DIY ito eh, kaya sabi ko sa expert natin dadali. Nandito ang expert. Dito na rin kayo magpa-PMS oh. Meron sila dito ang mga ano, mga aparatos, mga equipment. Kompleto sila dito. Meron din silang pang baklas at pang kabit ng ano, pang install ng gulong. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. Ang gagawin natin dito, meron siyang Bosch Europa. And then meron din siyang ano, yung stock na horn. So babalik natin. Maglalagay lang tayo ng switch. Ginagawa ng paraan ni paring Roland eh. Kasi medyo ano siya, bulky. So ginagawa niya ng paraan para mahanapan ang pag-i-installan. So mamaya mapakita namin sa inyo yung result kung paano yung ginagawa. Pero walang sakit sa flaring siya nung ginagalaw flaring natin. Oo nga.
Sakto lang na. Ayan. Na pag magkakapit kayo ng Bosch Europa, tatanggalin niyo muna yung ano, cover. Saktong sakto lang. Isay ni pareng Roland Motorworks. Ano may isa? Steady, walang kalog. Nag-modify nga lang sa pare lang ano. Ito, yung pinag pinag-tornillohan ito. Naglagay siya ng extension. Kasi yung ano, yung kasama nitong Bosch Europa masyadong mahaba. So, ayan, nag-i-add siya, nag-modify siya. Diba? Ito na yung result. Siyempre. Dito ka dyan lang. Grabe. Sobra lakas ito. Hi guys, hindi na tayo nakapag-video bago umalis dun kay parang Roland Motorworks ano. Kailangan ko rin kasi magmadali dahil may pasok din ako 4 PM no. So ayan. Pero ayan, maraming salamat parang Roland Motorworks. Naging maganda yung pagkakakabit ng ano natin, Bosch Europa. So kung i-rate ko yun, so 10 out of 10 siya. Sa ngayon, i-install na natin yung SEC Elephant top box bracket natin. Ano. First, tinanggal ko muna yung stock na grab bar. And then, ayan, kakabit na natin yung SEC top box bracket natin na binili sa Shopee. And ginabi na rin tayo ng pag-install kasi sinisingit ko lang sa break time ko ito. Ano. So, mabilis lang naman to. Kaya, ayan, tingin ko kaya ito ng isang oras. Saktong-sakto nga itong top box bracket natin dun sa slot ng mga bolts. Ano. Good thing din is makapal siya at mukha talagang matibay. Kaya ayan, mukhang magsasama kami ng matagal-tagal nito. Ang next natin na i-install dito is yung MotoWolf handlebar riser. Medyo na hihirapan lang akong baklasin to kasi antigis talaga ng bolt niya. Ano. Kaya gumamit na ako ng ipinagbabawal na technique. Ayan. So, tandaan nyo, ayan, baka magamit nyo rin yung hack na yan in the future, diba? Sa mga oras na yan, talagang nagmamadali na ako eh. Kasi nga, break time lang yan. Kaya kailangan ko matapos yan bago mag-over yung break time ko. So, after nito, ang next na i-install natin is yung Neura top box. 50 liters yon. Dumating na rin siya kanina na lang. So, ginabi rin yung pagde-deliver nung delivery rider. Ewan ko kung bakit kinagabi sila. Pero yung status naman sa Shopee is kanina pang umaga nila na pick up dun sa warehouse. So, I don't know. Pero okay lang. Yeah, at least dumating. And sa ngayon, binabalik ko na yung pang ano niya, pang top na part niya. So, naikabit ko na yung riser. Makakita niya, yan, mataas na siya. And then, medyo in-adjust ko din yung sa may caliper niya kasi nababatak yung ano niya, mga wires. Kaya kailangan i-adjust ng konti. Konti lang naman. So, ayan, magkabila para pantay. So, ilang sandali na lang ay makikita nga rin natin yung result na ito. Ano? So, ayan. Ito na nga, next na i-install natin is itong Neura top box. Ngayon ko lang siya tinatanggal sa box kasi nga halos kakarating lang din ito. Medyo i-quick check ko lang siya kasi baka mamaya may mga damage, mga ganyan. So, kailangan ma-check natin siya ng kahit papaano, diba? Ayan, kompleto naman yung mga parts niya sa loob. So, ayan, tatanggalin ko muna itong bracket niya sa ilalim. So, ayan yung ikakabit natin dun sa bracket mismo dun sa, ng top box.
Ayan, at natanggal na nga siya. Basic lang naman siyang tanggalin. And re-ready ko na yung mga bolts niya and washers. Ayan. Ayan, kailangan natin yung sipat-sipatin no, para ang kabit natin ay pantay. Bago natin higpitan, so dapat pantay na siya para hindi tayo pa ulit-ulit. And then yung result nito is bukas na natin ipapakita sa inyo. No? Kasi nga medyo gabi na and then pangit mag-video pag madilim. The next day. Good morning guys. Kahapon nag-install tayo ng handlebar riser, yung Bosch Europa, and then itong ating top box and top box bracket. So, ayan, kahapon medyo inabot na tayo ng hapon. May pasok tayo, no? May full-time na trabaho tayo kaya kailangan nating umuwi ng maaga. But then ayan, nung break time, kinabit ko yung iba na madaling ikabit. So ayan. Ito na yung itsura ni Boten version 3. Diba? Yung handlebar niya medyo tamaas na siya. And then yung box niya, white din siya. Yeah. So subukan natin ngayon mag short ride lang dyan sa tabi-tabi. Itatest natin yung kanyang handling and then yung horn, yung Bosch Europa na ano natin, na in-install kahapon. So, okay, let's go! Yeah. Ayan, guys, nilinis ko na rin nga pala si Boten version 3. Ayan, nag-motor wash tayo kanina umaga pagkagising. Dahil napakadami niya. Yeah, basa pa nga yung ibang parts niya. Ayan, tamaas na yung handlebar niya. Ayan. Mas relax yung ano ko, position ng kamay. Nung wala kasing riser, nakaganyan siya. Ayan, medyo mababa, so parang aggressive. So ngayon, dahil may riser tayo, ito, itong Motowolf riser. Ayan, tamaas na siya. Yung ano, yung kasama ng Motowolf riser na pang top niya dito, hindi ko nilagay, ang nilagay ko pa rin yung stock kasi maganda yung sa stock eh. Oh. Diba? Meron pang cover. Ganda talaga ng cockpit ng ano, ADV. Meron pang emblem dito. Napaka-premium. Hey, let's go. Ang ganda. Relax na relax. Solid. Ang pakiramdam ko parang nasa ano talaga ako, adventure big bike. Ang taas kasi nung kamay ko eh. Nga solid. Ganda rin yung nabili natin na top box sa Shopee eh. Ang brand niya ay Neura. 50 liters. Ang laki niya. And then yung top box bracket natin is ano, Sec Elephant. Yun, na-try na natin yung busina. So yung busina natin pa ano lang, yung simpleng pindot lang, beep, ganun lang. Kung masyadong madiin kasi parang galit tayo eh pagka ganun eh. Ang alikabok, grabe. Nadudumihan agad ang ating Boten version 3. Wow. Ang kagandahan pati dun sa top box bracket and top box natin na nabili eh. Yung Neura top box. Walang kalog. Wala akong naririnig na kumakalog. Unlike dun sa dati kong top box eh. Ano kasi yun eh. Hard plastic na ABS. Tapos yung pinaka lid niya, yung sarahan. Eh walang ano. Walang goma. Plastic to plastic. Kaya pag may lubak, maingay. At least ito, wala akong naririnig na kung ano na tumutunog. Medyo na iirita pa naman ako pagka ganun. May mga tumutunog-tunog.
hindi pa natin masyado na tatry yung busina natin. Try nga natin. Ah, grabe. Ang lakas. Baka umikot yung tricycle. Testing lang. Testing lang din. Solid. Ganda ng Bashiro pa. Pero yung ano natin, guys, yung stock natin, ipapabalik natin yung magpapalagay tayo ng switch dito. Kasi, ayun nga, para may option tayo. Eh, kahapon, ipapakabit ko na rin sana. Kaya lang, anong oras na? Alas 3 na eh. Eh, ang pasok ko sa, ano, sa trabaho is 4 p.m. Tapos may meeting pa ako ng 4:30. So, kailangan ko talagang habulin yung oras. Kaya hindi ko na ipalagay yung switch. Pero nakaabang na yung wiring niya. Ayan. Medyo marami kasing customers si paring Roland Motorworks eh. Kailangan nating pumila. Hindi tayo pwedeng pa ano, VIP effect. Kailangan nating pumila. Ayan. Ganun talaga. Pag medyo tanghali ka ng pumunta, eh, ang consequence doon eh, huli ka rin na ma-accommodate. Tsaga-tsaga lang. So guys, ayan, sa tingin ko hanggang dito na lang muna itong video natin. Sa mga susunod na video natin, ayan, sana supportahan nyo, abangan nyo yung ating mga susunod na vlog. Ayan, dito na tayo sa susundin ko kasi yung aking anak. So hanggang dito na lang ang video na to. Peace out.